Yun. Tara. Nagsisilipin lang tayo ngayong araw. So mga ka-warriors, so far, ito yung best breeder natin na pair, no? At okay din tong dalawa. Ito. Ayan. So far, no? So, ayan yung mga inakay nila. Sisilipin lang natin to ngayon. Ayan. Ito yung mga kapatid ni Divine tsaka ni Despair. Angas na ito mga to. Labas muna natin, no? Sisilipin lang natin silang dalawa. Yan, so mga ka-warriors, no, nakikita natin mayroong mga bulutong, no? So ito pala ay virus. Ito lang yung tumatama sa atin na sakit, bulutong. At saka season kasi talaga ngayon ng lamok, no? At yung lamok kasi ang nagtatransfer ng virus na to papunta dito sa mga inakay natin, no? So hindi naman lahat tinatamaan yan. Kadalasan talaga tinatamaan ito mga inakay lang. So makikita natin dito mga ka-warriors, grabe ang ganda ng form nito ngayon. Ang ganda ng sukat nitong ilong nitong isa. Actually dalawa sila no, parehas, ang ganda. Kaso lang medyo malaki talaga yung bulutong. So sana ay hindi maapektuhan nito 'yung pag-develop na kanilang mga wattle. Hindi naman masyadong nakada-damage siya no. Parehas itong checks no. Yung isa T-check, actually parang parehas silang T-check no. So ay hindi, siguro check tong isa. Silipin muna natin yung isa. Etong mas maiksi yung tuka. Magkasing kapal yung tuka niya, makapal no. Halos parehas sila ng form ni Divine. Pero parang mas maganda yung wattle nito. Sana hindi ma-damage ng bulutong niya. Yan pa naman si sentro sa ilong niya, no. Maganda rin yung sukat nito, nasingsingan na pala natin 'to nang nakaraan, no. Healthy naman sila kahit meron silang bulutong, no. So hindi 'to nakakaapekto sa katawan nila. So ang ginagawa lang talaga ng bulutong is kinakain niya yung tissue, cell tissue sa ulo o kung saan man kinagat ng lamok, no. Kung saan yung merong open wounds. Anyways, makaka-develop naman 'tong mga 'to ng immunity sa bulutong. Isilipin naman natin yung mas mahaba yung tuka. Medyo manipis yung ilong niya. Maganda rin yung pagkakapantay. Hindi siya kamukha ni Despair. Ang ganda ng wattle nito, mahaba din, no? Pati tuka niya, maganda rin. Ito yung dalawa na kasunod ni Divine tsaka ni Despair. Very good na, no? Hindi siya mataas yung quality. Pero mas better talaga yung mga inakay na to kaysa sa kanilang parents. Maganda yung pagkakatimpla natin. Parents nga pala nito, mga ka-warriors, si Layla at si Cloud, no? Anyways, nung lumabas si Cloud din naman yung pinakamaganda natin na young birds nung nag-hatch siya. Tapos ngayon, yung mga lumalabas sa kanya yung mga pinaka-the best natin. Meron din tayong pinantapat dyan sa kanya na pair. Ito namang si Presto tsaka si Vlad. Si Presto kasi yung father nila Trafalgar. Halos kasing level ni Divine. Pinalitan natin yung kapares niya ng mas mahaba yung ilong. Pagdating sa sukat kasi ng ilong, ang ginagamit kong formula ay yung haba ng ilong ng inahin. Pero hindi naman palaging ganun yung nangyayari, no? Kung paano natin nasabi yan? Meron tayong analysis dyan ng influence ng inahin at saka ng barako. Ito nandito sa hybrid, no? Kung makikita kasi natin yung kaibahan dito sa hybrid project natin ng forms ng dalawang magkaibang breed at saka yung nangyayari dun sa kanilang inakay. Doon ako nagbase. Ang ginagawa ko, kung ano yung gusto ko na hugis ng ilong at saka yung hugis ng tuka, kapal ng tuka, dito ako sa hybrid nagbabase kung aling features yung hahanapin natin sa barako at saka aning features yung hahanapin natin sa inahin. Sa inahin mga ka-warriors, ang pinagbabasehan ko dyan, hugis ng ilong at saka yung haba ng ilong. As much as possible din mga ka-warriors, ang hinahanap nating hens ay magkasing haba yung tuka. Pagdating sa kapal naman mga ka-warriors, no, malaki yung impluensya ng kanilang father side at saka yung sa laki ng ilong. Kung gusto nyo malaki ilong, syempre malaki ilong ng father yun yung hanapin natin, no? Kung gusto nyo naman maganda yung hugis ng ilong ng kakalabasan ng bukloy natin, syempre hanapin natin yan sa inahin. So anyways, hindi naman yan palaging nagwo-workout ng ganyan, but so far ganun yung nagiging resulta dito sa akin. Tinapatan natin yung pair netong si Cloud at saka si Layla. Actually, meron pa tayong isang pinantapat dyan. Ito naman, no, bagong salang lang natin, si Baki naman. Si Baki, tatay to ni Cloud. Tapos yung kapares niya, anak naman to ni Presto. Nakalimutan ko pangalan nito, si ano yata to, Ilidan. Maging mapag-obserba tayo sa mga kinakalabasan ng ating mga bukloy. Gamitin natin yung mga data na nakikita natin. Siyempre, observable data naman yung mga kinakalabasan ng mga inakay na nakikita natin. Patuloy lang natin pag-aralan kung ano yung kakalabasan para magkaroon tayo ng reference na ma-predict natin yung kakalabasan nila, no? Ang lagi natin tatargetin mga ka-warriors kung ano yung gusto nating maipalabas. Kung ano yung gusto natin na forma. Kunyari, gusto ko ng ganitong hugis ng ulo, ganito yung tangkad. Yun yung target natin. Hahanapin natin kung anong kalapate ang possible na pag pinagsama natin, ganun yung kakalabasan. So, ganun yung ginagawa ko dito. So far naman mga ka-warriors, nakakatawa yung mga kinakalabasan. Effective naman kahit papano. Sa akin, umuubra. Iba-iba yung technique yan kung paano tayo magbe-breed, no? Maaaring bumili kayo ng napaganda tapos
kung ano yung trip ninyo. Kapag ka, nagbubuga sila ng medyo nakaka-disappoint, siyempre stop natin, no? Kailangan, mga ka-warriors, kapag magpapares tayo, dapat upgrade ang target natin. Yung mga bukloy kaysa sa kanilang parents, no? Ganun yung gagawin natin kapag ka, every time na magpe-pairing tayo. Parang sa gayon, mga ka-warriors, eh, paganda ng paganda yung mga kalapati natin. Target natin, mapalapit natin sa standards. Pinakita ko lang sa inyo yung dalawang bagong bukloy natin na nakaka-excite na maabangan na mag-develop, no? So napakarami pa natin mga bukloy. Papangalanan pa natin yung apat na nasa grow out. So sa ngayon, eto lang muna. Sana ay may napulot kayo kahit papano sa video na to. Kung nagustuhan nyo yung video na to, sana ay magustuhan nyo pa yung mga future videos natin. At balikan nyo rin yung mga previous video natin, baka magustuhan nyo rin panoorin. Ako nga pala si Mastong, ito ang Warriors TV. So kita-kits na lang tayo, mga ka-warriors, sa susunod na video.